pamilya ka ang helicopter habang isa-isang inilalabas ang mga opisyal. Ligtas po silang lahat, maliban na, pero meron po isang kritikal, general, na nakaupo sa bahagi po ng helicopter na sumansak sa lupa. Nakatutok si Eva Mayrina. Napalot ng alikabok ang paligid habang pa-takeoff ang Bell 49 helicopter na sinasakyan noon ni PNP Chief General Archie Gamboa at pitong iba pa. Yun, kapal ng uso ko. Hindi ka sa kabilang palit ng kalsada, nakulang din ang paglipad ng chopper. Natatawa pa nung una at may kuha ng video sa dami ng alikabok. Yeah, pero maya-maya. Nag-aapoy pa ang helicopter na abutan ng magpukumahog ng mga residente at mga pulis. Magtulong-tulong para tulayin ang apoy at isa-isang hinira palabas ang mga sakay nito. Ang isa, halos hindi na makatayo. Nagtulong-tulong din ang mga pulis para iangat ang chopper na dumagan sa isa sa mga sakay na general. Pinaniniwala ang si Police Major General Jose Maria Victor Ramos, Director of Controllership, ang pinakahuling na-extract mula sa helicopter. Bukod kay PNP Chief Gamboa sa bumagsak na helicopter at kay Major General Ramos na pinuno nga ng controllership, sakay na bumagsak na helicopter si Police Major General Maria Pagawa, Director of Intelligence, Brigadier General Bernard Pana, PNP Spokesperson, Police Captain Kevin Guerramara, ang idet ng PNP Chief, Police Senior Master Sergeant Louis Estona, ang pilotong Police Lieutenant Colonel Ruel Zarata, ang co-pilot niya si Police Lieutenant Colonel Rico Macawili. Sunod-sunod ang dinala sa nakabang ambulansya si Nagambuha at ibang kanyang kasamahan. Sa bibi ng impact, nagkasira-sira ang helicopter. Ang buntot nito, nabali. Kumapit talaga ito eh. Hindi nakita nila siguro kasi ang dami alikabong eh. Nangyaring helicopter crash matapos ang dinalawang event ni PNP Chief Gamboa para sa tertulay ng mga na-recover ng mga sasakyan. Kaya po sino pa bakit chopper ni Chief PNP, malakas yung parang spray yung ibalik sa bus, then yung nalilig na din na parang sumabi, then nakita na natin na umabot yung chopper. Iba yung mili na nakatulo, 24. Nakakonfine na sa mga kailang ospital ang mga sakay ng bumagsak na helicopter. Kabilang si PNP Chief Archie Gamboa na sugatan ang braso at isang kasamang kritikal ang lagay. Mula sa Taguig City, nakatutok si Marisol Abdulaman. Men, patuloy ang ginagamot dito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Si PNP Chief Archie Gamboa kasama ng limang iba pa na sakay nga ng bumagsak na chopper sa San Pedro Laguna kaninang umaga. Kuha ito ilang minuto pa lang matapos bumagsak ang Bell 429 na chopper na sinakyan ni PNP Chief Archie Gamboa. Binuhat pa sakay ng ambulansya ang mga sugatang biktima habang ang mga bumbero mabilis sa pagapula ng apoy. Ang mga biktima pinagsiksikan para magkasya sa loob ng ambulansya na nagtakbo sa kanila sa pinakamalapit na ospital. Pero hindi nagtagal, inilipat din ang aling sa mga biktima kabilang na si Gamboa sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Sugatan sa braso at sa iba't ibang parte ng katawan si PNP Chief Archie Gamboa. Pero stable na raw ang kondisyon ayon sa PNP. Namamaga sa kanang kamay ng ating Chief PNP at abrasion sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. But so far, based on pagkakalam po, yung feedback sa ating medical doctor coming from the Philippine National Police, wala namang balik. Nakuha naman sa mukha at may sugat din sa ulo at iba't ibang parte ng katawan si Bana. Pero nagkasalo ito sa kapahamakan. Gayun din, sina Captain Kevin Guerramara, Lieutenant Colonel Ruel Zalatar, at Lieutenant Colonel Rico Macawili. Stable naman kailangan kondisyon na pagsalitan naman sila. May mga abrasion, may mga sugat, wala namang balik sa kanilang mga buto, no?
Nagpapasalamat po tayo sa quick reaction ng ating mga kapulisan. Si Bernie Banak, talagang merong umitim niya kanyang mukha, pero ngayon is in stable condition. Sina Major General Mariel Magawan at Major General Jose Maria Victor Ramos na nasa maghiwalay ospital sa San Pedro Laguna at Muntinlupa, si Ramos critical pa raw ang lagay. Critical condition but they are properly being attended to by our medical personnel. Tumalaw kanina si dating PNP Chief at ngayon si Dr. Pato de la Rosa. Lapis daw siya nag-aalala sa kanyang mga mista na sila General Gamboa, Ramos at Magaway. Maayos naman daw ang kalagay ni Chief na makausap niya. So far yung results na kaya si Discan ay medyo okay. So nag-usap po kayo? Nag-usap kami, oo. Pwede malaman sir, kung sa pag-usap conversation was si responsive sa nakatang sir? Knock-out lang siya talaga pagkahampas ng helicopter. So, yun lang. The next thing he knew was wala siya. Nasa ambulansya. Kinumpirma ni Durana na bukod sa inspection sa impounded area ng Highway Patrol Group sa San Pedro, Laguna, magkakaroon din dapat ng kumag-conference sa Police Regional Office 4A kaya naroon din ang ibang general. Seasoned pilots naman kung iturong ng PNP ang mga piloto ng bumagsak na chopper. They are very much trained. No? Sila po ay nag-training hindi lamang dito sa Pilipinas. Nag-training pa yan sa France, sa United States. So they have adequate training. They've been flying this helicopter for quite some time already. Sa pinakahuling briefing na ginawa ni General Durana Mel ngayong hapon, nananatiling stable ang condition lahat ng mga nandito na ginagamot rin sa St. Luke's Medical Center. Sa katunayan, in high spirit nga raw si General Gamboa, gayon din si General Barna. Gayunman, nananatiling nasa critical or stable condition pa rin sina General Ramos at General Magamay, kaya nga patuloy, rather Magaway. Kaya patuloy po na umaapila ng dasal ang PNP para sa mabilis na paggaling ng lahat ng mga nasubatan, lalong-lalo na nga yung dalawang general na hanggang sa ngayon ay unstable pa rin ang kanilang kondisyon. Samantala, naman, inaasahan na bukas muli magbibigay ng update dahil sabi na ni General Durana, napaka-critical ang susunod na 48 hours para sa kondisyon ng lahat ng mga pasyente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdulrahman.